ng Burr Months, ibig sabihin parating na ang Christmas season. At para sa pagpasok ng buwan ng Setyembre, iba't ibang good news na tiyak na kapaki-pakinabang para sa ating lahat ang ihahatid namin sa inyo. Magandang araw, Pilipinas! Veronica Baluit Jimenez po ang inyong mga kasama ngayong linggo sa programa ng Bayan, ang The Working President. Inaasahang makakamit ng bansa ang full electrification matapos atasan ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang National Electrification Administration na mag-provide ng kuryente sa natitirang 743 ng 42,000 barangay sa buong bansa. Ito ay bilang pagtugon sa mandato ng Pangulo na maiayos ang antas ng pamumuhay at socio-economic growth ng bansa, partikular ng mahihirap na komunidad. Ayon sa niya, malaking porsyento ng mga barangay ang nabigyan na ng kuryente sa panunungkulan ni Pangulong Arroyo, kung saan tumaas mula 77% sa 98.03% ang antas ng barangay electrification ngayong taon. Samantala, muling pinatunayan ng mga taga Sentro Luzon na walang dapat ipangamba ang publiko sa supply ng bigas sa bansa. Ito ay dahil sa masaganang patubig na naging dahilan ng mas malawak na lupang maaring taniman. Siyempre, kung malaki ang sakahan, tiyak na mas maulad ang anihan. Halina't pakinggan ang testimonya ng mga nagpatupad at nakinabang sa proyektong patubig dyan sa Region 3. Yan ang unang handog namin dahil sa atin ito. Ang Central Luzon o ang ikatlong rehiyon ang siya pa rin itinuturing na rice capital ng bansa. Dahil ito ang pangunahing supplier ng bigas na inaangkat patungong Kamaynilaan, mas pinapalakas ang sektor ng pagsasaka dito sa pamamagitan ng maundad na patubigan. Sa 7 lalawigang nasasakop ng Region 3, halos 80 hanggang 90% na ang natatapos sa proyekto base sa pump priming projects ng National Irrigation Administration o NIA. Full blast kasi ang restoration works na isinasagawa sa buong rehiyon, lalo na sa mga communal irrigation system. Ngayon lang po nakatugon ang NIA sa mga pangangailangan na magsasaka, sapagkat ngayon lang po nasuportahan ang programa ng NIA in terms of funding. Noon po mga naunang taon, naunang mga dispensation, ang amin pong budget ay umaabot lamang sa 500 million pinakamalaki sa isang taon. Ay ngayon pong taon na ito, 8 billion ang ibinigay para sa restoration lamang. Bukod pa po dito yung ating mga foreign funded projects. Kaya mahasabi po namin, katulad ng mga problema ito, ay mayroon po agad kaming madudukot na pera sapagkat suportado agad ng pamahalaan ngayon ng Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang ating mga irrigation projects. Sa lahat ng mga lalawigan, yung 3 years program na yon, kung saan ay kumulang sa 800 million ang naiukol natin para sa pagpapaayos ng patubigan, ay 100% na lahat ang mga proyekto